Hello everyone, welcome to our series, Holiness and the Spirit of the Age. And for tonight, no, napakahalaga ng pag-uusapan po natin. For our fourth episode, we will talk about pride. Ang pride po is one of the greatest hindrances in pursuing holiness. Pride is an unwillingness to see ourselves as we really are. Because of pride, hindi natin nakikita kung ano ba talaga yung, kung sino ba talaga tayo. Hindi natin nakikita yung mga mali sa atin, hindi natin nakikita yung mga kailangan i-correct sa atin. Ayun po yung nagagawa ng pride. Also, pride is extreme self-centeredness. Minsan akala natin tayo yung sentro ng mundo. Na yung mga tao sa paligid natin, kailangan mag-adjust sa atin. Ayun po yung nagagawa ng pride. Also, pride is pretending to be something we are not. Pride is refusing to acknowledge our own weaknesses. Isa pa, no? Pride is our greatest obstacle in loving and serving others. Bakit hindi tayo nagsiserve sa ibang tao? Because we are prideful. Ayaw natin na ma-feel na inferior tayo at superior yung ibang tao sa atin. Kaya hindi tayo nagsiserve. Gusto natin tayo yung pinagsisilbihan. Now let's talk about the source of pride. Do you know that the pride is the character of Satan? In Isaiah chapter 14, verses 13 to 14, sabi doon, "You said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the Mount of Assembly, on the utmost heights of Mount Saphon." Verse 14, "I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High." Sa unang basa pa lang ng mga verses na yun, no, makikita na agad natin yung pride. Puro I will, puro I will. Sabi doon, I will ascend to heavens. I will raise my throne. I will sit enthroned. I will ascend above the tops of the clouds. At yung huli, pinakamatindi, I will make myself like the Most High. So ang gusto po ni Satan ay maging kagaya ng Panginoon. Okay? Gusto niya actually maging Panginoon. Yun po yung problem ni Satan. Yun po yung problem ng pride. At dun pa lang sa picture na yun, no, kung ganun po yung character natin, then right now, no, kailangan po nating baguhin. Kung puro I will, gusto natin maging mataas. Gusto natin maging angat sa iba. Yun po yung character ng pride. And you know what? Pride is like a cancer. At first, no, hindi mo unaware ka na meron ka na nito. You know, one of my testimonies, no, before, years and years ago, I think mga 7 years ago, nagkaroon ako ng pride sa heart ko. At sa una, hindi ko alam na pride yon. Na-reveal lang yon nung nagkaroon ako ng, nakagawa ako ng isang bagay na sobrang mali, then sinata ako ng leader ko, tapos nag-explain ako ng nag-explain sa kanya at sabi niya sa akin, alam mo, kung bakit ko masasabi na prideful ka? Kasi hindi ka nag-sorry. Doon ko na-realize, I was so prideful. Kasi ilang oras na kami nag-uusap, hindi ako humingi ng tawad. Pride is like a cancer. Sa una, akala mo hindi pride. But it will grow and will grow kung hindi natin madideal. Okay, so tingnan po muna natin. Para po madeal natin itong pride, tingnan natin ano yung mga symptoms ng pride. Number one, pride causes a person to take credit for what God has done. So ito po yung resulta ng pride, no? Taking credit sa ginagawa ng Panginoon. Like for example, nakagawa ka ng mabuting bagay. Instead na yung credit, instead yung glory nasa Panginoon, ay tinetake mo, kinukuha mo. Ito po ay resulta ng pride. Okay? When we take the credit away from God, that is pride. Kasi wala naman tayong ma-accomplish kung wala ang Panginoon. Pangalawa, pride results to a demanding attitude. Ang tawag ko po dito is sense of entitlement. You feel that you are entitled to be treated special. Pinopoint out mo yung sa ibang tao kung ano yung deserving mo, yung deserve mo na trato. Okay? Pinopoint out mo yung ano yung deserve mo instead na i-appreciate yung ginagawa ng ibang tao para sa'yo. So instead of appreciation, people with pride, they demand. Okay? Pangatlo, pride makes a person feel that they are more important over others.
Kumbaga, ang thinking mo, ikaw yung mas importante kaysa sa ibang tao. Kung ano yung gusto mo, yun yung mas importante. Hindi nagmamatter yung gusto ng iba, or even yung ibang tao, hindi nagmamatter. Kasi ikaw yung importante. Pang-apat, pride causes a person to highlight the faults of others. Isa rin itong resulta ng pride, no? Yung pag nagkamali yung iba, madali kang i-point out. Madali mong tingnan yung mga pagkakamali ng ibang tao. Why? Because you feel superior. You feel na ikaw ginagawa mo yung tama. Ikaw ginagawa mo yung magaganda. So pag nagkamali yung ibang tao, you highlight yung faults nila. Panglima, pride makes it difficult to see the goodness in others. You know, prideful people, they are critical. They are judgmental. No, mahirap nilang makita yung goodness sa ibang tao. Ang iniisip kagad nila kung ano yung motibo ng mga taong to. Why? Kasi maybe because ang thinking nila, sila lang yung maayos. Sila lang yung mabuti. Nakakagawa yung ibang tao ng mas matindi kaysa sa kanila or mas maayos kaysa sa kanila, they are judgmental agad. It is difficult for them to see the goodness in others. Pang-anim, pride makes us impatient. Ang mga prideful po na tao, hindi yan mag-a-adjust sa ibang tao. Okay? Ang thinking nila, yung schedule nila or yung time nila are more valuable than the concerns of other people. Minsan, ang thinking nila, yung schedule nila or yung time nila are more valuable than people. Okay? They were impatient. Pang-pito, pride results to envy and greed. Now, ito po ay resulta kapag ang thinking ng isang tao ay they have the right to possess everything na gusto nila. So kapag yung ibang tao nakukuha yung gusto nila, they envy them or nagiging greedy sila. Para makuha yung mga bagay na to, they become greedy. Bakit? Kasi they think that they have the right to possess those things. Okay? Kumbaga, entitled. Sabi ko kanina, entitled sila na magkaroon ng mga magagandang bagay na to. Pangwalo, pride hardens the heart. A prideful person doesn't easily accept apology. Kapag merong humingi ng tawad sa kanila, hindi madaling magpatawad. It is difficult for them to release forgiveness. Matigas yung puso eh. Pang-siyam, pride causes a person not to accept correction. Ito nga yung sinasabi ko kanina, no? It is so uncomfortable for a prideful person na sabihin sa kanila kung ano yung mga mali na ginagawa nila. Okay, ganyan po yung naranasan ko before. Pino-point out sa akin kung ano yung mga mali ko. And lumabas yung pagiging prideful ko. Bakit? Kasi hindi ako humingi ng tawad. Instead na magbago, gina-justify ko yung mga mistakes ko. And that is one of the results of pride. Number 10, pride makes a person a people pleaser. Sa kagustuhan nila na mataas yung tingin ng ibang tao sa kanila, they will try to do things that will please other people. Okay? Uncomfortable sila kapag may mga tao na pangit yung tingin sa kanila. Okay? So people pleaser. They want to win the favor from the people. And lastly, number 11, pride hinders a person to change. And I think, no, isa ito sa pinaka-problema talaga ng pride. A prideful person is too proud to accept that he needs to change. Kailangan magbago muna ang ibang tao at ang huling taong magbabago ay ako. Ganun po yung thinking ng prideful person. He doesn't accept correction and it hinders him or her to change. Why? Because of pride. Now, marami pa pong mga consequences ng pride. And limited lang yung time natin to discuss all these consequences or to elaborate kung ano yung mga meaning ng consequences na to. But nakita po natin kung ano yung mga symptoms, ano yung mga resulta kapag meron po tayong pride. Now, how do we deal with this pride? We have to go to God and ask Him to reveal the pride in our hearts and help us deal with it. Sabi ko nga kanina, ang pride ay parang cancer. Sa una, hindi mo marirealize.
hanggang sa mag-grow siya ng mag-grow. So we need to ask the Holy Spirit to reveal to us yung pride sa puso natin so that we can change. And another thing, no, holiness cannot flourish in a life where pride abounds.